May tuturing na malaking tagumpay ang pagkakapasok ng responders sa semifinals dahil sa kanilang must win situation laban sa Trailblazers sa kanilang last game sa quarterfinals. Grabe, sarap ng feeling kasi nagsimula itong liga, gusto lang namin makapasok ng first round at matapos namin first round sa second round. Ngayon, nasa semis pa. So, lahat ng dinaan namin, puro quotient system. Talaga, duma kami sa butas na karayong. Sobrang saya yung pakiramdam namin yung nakalusot kami sa game namin sa OPNS. Ang nangyari dun is, na-convert namin yung game plan na gusto namin mangyari. Na napag-usapan namin na pagdating ng fourth quarter at hindi kami aangat sa at least 25 or 26 points, i-go namin to overtime kasi ayaw namin maging magkumpiyansa kami na manalo lang kami ng 7 points ang may papanalo namin kasi may maglalaro pa ang NHA. Hindi pa namin alam ang senaryo kung matatalo sila o mananalo. Kaya yung talaga game plan namin, salamat sa Diyos at nag-pursue naman yung game plan namin. Yung una, papasalamat kami sa Diyos kasi dumaan kami sa magmula second round. Then itong bago mag-semis, kumbaga nakadumaan kami sa bingit One miss you die, parang ganun. So itong hopefully, nung nagkaroon kami ng chance na makapasok sa semis, actually nag-umpisa lahat yan sa planning saka ensayo namin. Awa ng Diyos na nag-connect naman lahat, pati ng mga players. Haharapin nila sa semis ang two-time champion Judiciary Magis na pinadapa sila sa kanilang previous meeting sa second round of eliminations this season 9. Bali ngayon sa semis, ang focus ng team sa depensa dahil alam natin ang kalaban namin, Judiciary, number one team yan. Nung malakita natin nung first game namin sa Judiciary, medyo hindi maganda yung nangyari. So, babalik kami. Babawian namin sila. Pinagtutuunan nila ng husto ang kanilang defense, lalo na kung papaano nila mako-contain si Magis forward Chester Talomia. Kinadjust ko rin sa kanila na nung nakalaban namin sila, hindi nila tinesting na pa-depensahan sa akin si Chester. Kasi nga, tinitipid nila ako, baka mamaya mapagod ako. So, sinabi ko siya na, ready ako, didepensahan ko. Babawasan ko lang naman yung output niya. So, baka sakaling doon tayo manalo kasi ang nilalaro niya, 4 or 5 position . So, medyo mabilis siya sa mga big man namin. Kaya kinakaya niya. So, titesting niya na kung medyo mabilis din at iba PBA caliber tester Ang insight namin, more on takbuhan, transition, paano namin may co-convert yung transition namin as a point galing sa turnover ng kalaban, may pupuntos namin kasi yun ang nagiging lapses namin . Meron kaming agaw, meron kaming fast break pero hindi namin masyado na co-convert kasi nagdadalawang isip kung sino titira, kumbaga sa over confidence sila, hindi na nila alam kung sino kanina ipapas, sino titira. So, isa pang game plan namin, yung average ni Chester na 30 points pataas ay ibaba namin kahit papano. Siguro doon, magsisimula kami doon na ma-stop namin si Chester. Susunod na yung remaining na mga teammates na paano namin i-stop. Lagi ko sinasabi sa mga teammates ko, kailangan namin i-limit si Chester Talomia. Kung normally gumagawa siya ng 30 points sa team niya, siguro malilimit na namin kahit 15. Yung 15 na yun, medyo malaking bagay na sa amin yun. Medyo dikit na laban yun. Nire-review ko yung mga kung saan yung strength niya. And defensive, siguro naka-focus ako sa defensa para sa kanya. So, ang kinakatakot ko na lang yung mga legs ko kung tatagal ba mag-defensa para sa kanya. Asahan nyo, mga maganda ang lalaroin ng PNP team. First, opening pa lang, pag-buzzer pa lang, pag-jump ball pa lang, ako na kukuha sa kanya. Lagi namin ini-retrace sa sarili namin na hanggat hindi na tumutunog ang ulong buzzer, hindi pa tapos ang ulong. May the best man win nila siguro kasi alam naman natin, pare-parehas tayo nag-ensayo, pare-parehas tayo nag-prepare sa magiging outcome ng semis na to. So, yun siguro, may the best man win na lang.